sige. Yung Sandwich Generation, Miss Jello. Ito yung ano, hindi man natin alam, pero ito yung common na nangyayari sa bawat pamilyang Pilipino. No, diba, dito sa Pilipinas, ang nangyayari, ang nagiging retirement fund ng mga magulang ay yung anak nila. So, example, si mother and father, ito, si mother, ito sa Sandwich Generation, common problem siya ng mga Pilipino, and kahit noon pa man. So, hindi lang natin alam na ito pala yung term doon, na meron palang proper term doon. Pero basically, ganito siya nag-work. Si mother and father, nagkaroon ng anak. Tapos, dahil nga binubuhay ng mga kabataan nila, hindi pa sila nakakapag-impok na dahil hindi sila financial literate o walang nakapag-say or walang nakapagturo sa kanila or nakapag-share na isinishare natin ngayon. Nag-work sila, nag-work ng nag-work, nagpundar ng mga material things para syempre ipamper yung mga sarili nila at magbigay ng magandang buhay para sa anak nila. No? Hanggang sa na-realize nila na ano pala, nagkakaedad na sila. No? Pero okay lang kasi nakapagtapos naman yung anak nila. Anak nila. Diba? Yay! No? Finally! Pero ano ang nangyayari? Si anak, no, dahil nakagraduate na siya, kailangan naman niyang isupport si parents. Kasi sila parents, tumatanda na, humihina na yung mga buto-buto. Minsan, nahihirapan ng mag-work, no? And probably, pagdating ng panahon, no? And wala silang naipundar nung bata sila, no? Or hindi sila nakapag-ipon para sa retirement fund nila. Ang nangyayari, si anak, yung nagiging retirement fund. No? Ano yung Ate Jelly, yung tingin mo na magiging common na sasabihin ni parent kay anak? Na ano, na sila naman yung magbalik nung sakripisyo tsaka hirap. Pero hindi naman, hindi siya general speaking kasi hindi naman lahat ng parents ganito yung mindset eh. Personally, sa halimbawa, sa part ko, sa family ko, parang never naman inobliga ng mama at papa ko yung sa amin. Pero, since nandito na tayo sa topic natin na Sandwich Generation, so, possible, may mga ibang anak na nakaka-experience ng ganun na o pinag-aral kita, ibalik mo sa akin lahat ng hirap na sakripisyong ginawa ko para makapagtapos ka. Usually, si anak yung nagiging pambayad sa mga kautangan na ginawa ng magulang. So, tama ka naman doon, Ate Jello, no? Or Miss Jello. No? Hindi naman, ano, hindi wala kaming generalize. Pero ito yung sum lang ng common na ano, nangyayari. So, diba, same sa akin, never naman ako na ino-applica ng parents ko, pero parang bilang anak na, parang thank you natin yun sa kanila. Oo, thank you natin sa kanila. Pero, ayun, going back, no, si parents, if hindi sila nakapag-save for their future, for their retirement, ang nangyayari kapag sila na yung humihirap na yung, ano, yung pangangatawan nila, di na sila makapag-work or nagkakaroon ng mga emergency or unexpected problems like, na-aksidente, nagkasakit. No, ang nangyayari, si anak yung kailangan ng sumagot. Tumasalo. Oo, wala nang ibang pagkukunan. No? So, si anak ngayon, dahil kailangan na niyang, ano, syempre, nagkakaroon na siya ng family, no? Meron na siyang sarili niyang family. Pero dahil sila parents, kung hindi sila nakapag-see for their future or for their retirement, sila anak, tayo, na mga adult, no? Tayo yung kailangan natin supportahan si parents kahit paano. Then, kailangan din natin supportahan yung bago nating family, yung anak natin, pagkakaroon nila. So, bilang adult, no, dahil dalawa na yung sinusuportahan mo, probably, hindi ka na makakapag-save for yourself. Tama? So, para i-twist natin to, or finally, no, maputol natin yung ganitong, ano, paulit-ulit, paikot-ikot, or pasa-pasa na situation, kailangan mag-stop rin yung ganitong problem. So, ang gagawin lang natin, kukurot lang tayo ng pakonti-konti dun sa mga iniipon natin, dun sa pumapasok sa atin or yung sinusahot natin. Kurot principle yung tawag doon. Part of it, no, ilalagay natin sa bills natin. Part of it, ibibigay natin sa tithes, no, sa parents natin, pang-aral and for future ng mga anak natin or yung mga gusto natin. Then,
part of it, no, babayaran natin yung sarili natin. Yun sa, ano, parang blessing na responsible tayong mga anak. Kaya, kumbaga, sabi nga nila, hindi obligasyon ng anak na ibalik sa magulang yung ganong bagay. Pero dahil nga, we are blessed, di ba? At responsable tayong anak. Oo, giving back yung love na lang, yung sa love natin, sa parents natin. Ginagawa natin yun. Pero, kaya nga natin dinidiscuss yung magkaroon tayo ng ano, financial literate is para alam natin kung hanggang saan, kumbaga, magtira din tayo para sa sarili natin. Kasi hindi naman habang buhay, malakas tayo, di ba? True. And yun, actually, para hindi rin natin mapasa din sa mga magiging anak natin. Oo, tama. Ika-try nila itong gawin, no? Yung Titan Man Pay Challenge, no? Part of it, itatabi nila for the, or ibabayad nila sa sarili nila para mag-start, no? Ng insurance or ng insurance with investment. So, ngayon, punta naman tayo dun sa challenge, no? So, paano ba natin hahatiin or paano ba natin iahatiin itong 13 monthly natin? So, una, no, yung pwede natin gawin is, ano, pay your utang first. No, so, super important nito, no? Dahil nga, usually, no, hindi natin generalize, pero may mga times na ganito. No, na dahil sa ano answer circumstances or uncertainties ng ano ng panahon ngayon, lalo na ng pandemic, no, hindi maiiwasan na may mga ganitong bagay. Na if every month na nagkaroon kayo ng utang, no, somehow i-prioritize niyo to, no, para gumaan naman yung ano, yung bitbitin niyo yung dalahin niyo and mabawasan yung utang niyo, nadadalhin niyo sa next year. Oh, yeah. Ayun. Baka maraming mag-hashtag ano, shoutout dun sa mga sa mga may utang. Pero ang purpose naman kasi nitong vlog na to is para hindi konsensyahin yung mga may utang. Pero kaway-kaway naman dyan. Hello. Kasi ano based dun sa experience namin ng tropa, yung sa mga ka-workmate ko. Ang lagi ko naman din kasing sinasabi, yung utang kasi, yung inutang, actually, pinaghirapan din yan ng mga taong nagpa-utang. So, ako, personally, since ano naman tayo, open naman tayo dito, at aware naman din halos lahat ng mga close friends ko. Yung utang naman kasi, ano naman siya, kung tutusin, hindi naman siya totally bad habit. As long, based on my personal experience ha, ang purpose ng utang is dahil sa possible kailangan ng family. Number one naman yun. Tapos emergency. Number two, emergency. So, yun yung ano factor, ba't ka nagkakautang. Pero utang ka dahil sa mga personal na adhikain mo, talagang adhikain. In terms of nari, uso yung mga ano, iPhone 13 Pro, yung mga ganyan. Gusto mo mag-upgrade ng gadgets mo, may laptop ka naman, pero dahil nakikita mo na ano, mas advanced yung laptop ng ibang kasama mo, mag-upgrade ka, utang ka ulit. So, ang isa pang nagiging problema din, halimbawa, umutang ka kay, kunwari ha, umutang ka kay number one. Since nga na ginamit mo siya sa luho, imbis bayaran mo muna si number one, uutang ka muna kay number two na ipambabayad mo kay number one. So, ang nangyayari, patong-patong tuloy. So, ang bottom line, ba't ko siya na-share, is baka kasi yung ibang manonood natin, ang isipin nila, ano, hindi nyo kasi pinagdaanan yung hirap na pinagdadaanan ko ngayon. Hindi naman. Pero ano, parang hindi. Parang kumbaga, ako nga mismo eh, di ba? Parang, bakit ako nakaalis dun sa ganong buhay? So, lahat kaya. Basta parang discipline lang muna. Kaya nga, naisip natin na gumawa ng ganitong video to help din yung ibang mga tao. Parang maliterate talaga sila in terms of financial or finances nila. Kasi nga, paano ka makakabangon or parang kumbaga magbabago yung ikot ng buhay mo kung ikaw mismo, lifestyle mo, hindi mo mabago, di ba? So, yun lang, naisingit ko lang.
Totoo yun ate na. So, ang ano, no, so, on the, ano, sa ibang part, no, dun sa, nang, nagpahiram, no, pinahiram ka na, ano, ng maayos, diba, nung kailangan mo, ibinigay niya yung need mo. Parang, ano, thank you na lang din natin yun sa kanila na pinahiram nila tayo. Ibalik natin kung kailan din natin siya pinramis. No? Tama. Kasi, titiwala. Mm-mm. Pinahiram ka niya kasi alam niya na meron siya at mas kailangan mo ng panahon na to. Pero kapag nag-promise tayo, no, make sure natin na ipipay natin siya that time kung kailan natin pinramis and hindi natin sila ipapahirapan na sa paniningil nila. So please refrain from sin o di kaya ano, yung hindi mo na isisin o di kaya ano, hindi ka nalang magpaparamdam. Hugot ba yan? Parang, hugot ba yan, Ray? Nakakat mo sa ate, ha? Oo, pero ano yun. Baka may iiyakan kayo dito, ha? Hindi, ha? Kasi parang ano, parang, ayaw mo nang share. Okay na yan. Basta, pero, feeling ko maraming makaka-relate sa atin. Oo. Kasi totoo yan. Kasi, di ba, parang, halimbawa, nung lumapit yung nangungutang parang sobrang amo niya yung parang talaga pag mamakaawa isusuli ko kagad basta ganyan ganyan tapos nung payday na parang baliktad ata yung mundo yung nagpautang na yung parang anghel na nagmamakaawa na baka pwede naman ibalik mo na tapos actually no parang tayo pa yung mahihiya na sisingilin mo mag-approach oo. Totoo. As much as possible, magkaroon tayo ng ano, ng kusa, no, na if every month na hindi natin may papalik sa date o sa ano araw na pinramis natin, no, tayo mismo yung magsabi na, oo, ano, tama. Jello, ano, sorry, no, medyo kinapos lang yung budget ko, no, i-move lang natin ng konti, no, pero promise, no, ano, magiging available ako or ano, itatry ko yung best ko para ano, mabalik ko sa'yo ng mas maaga. Yun. Hindi yung makikiramdam ka kung may pag-asa pa ba mabalik sa'yo. Kasi minsan, parang ikaw pa yung may kasalanan, dadaanan ka, mahugot. Kasi, naku, ka baka parang nangyari. Parang naging hugutan na to, no? Pero ayun. Kasi, no, totoo naman siya, no? And minsan pa, no, yung mga nagpahiram pa, yung nagiging nagmumukhang masama kapag naniniram sila. Totoo. So, dapat hindi ka. No? And, no, may mga... Oo. Kasi sinasabi natin to, kasi napagdaanan natin. At saka ako personally kasi, pag ano, malakas yung loob ko magsabi, kasi ako, pinagdaanan ko rin yung buhay na ako yung nanghihiram. Pero, thank God naman... Ewan ko lang, baka may lumitaw na may atraso pala ako. Uy, Jello, hindi pa dapat. Comment na lang kayo kung may utang pa kung hindi nabayaran. Pero based dun sa listahan ko naman, clear naman ako. Na-check ka clear na. Clear naman ako nung umalis ako. Yan. Yeah, so, na-check na. Alakas ng loob mag-ganito. I-clear lang natin, no? Hindi naman masama nga namang utang, no? Kasi mayroong good loans and ano bad loans or ano yung mga good loans or good na ano na utang no ito yung mga gagamitin mo siya pang kukunan o di kaya ano yung parang magje-generate din siya ng another source of income. Ah, tama. Then syempre yung mga bad loans is ito yung